Paglilinaw lang para sa ating mga kababayan tungkol dito sa issue ng ASF. Yung mga protocols na ipinatutupad ng city government, ito ay hango din sa mga protocols na inilatag ng Department of Agriculture at ng ating provincial government, na ito'y sinusunod natin dahil ito yung mga napatunayan na epektibong pamamaraan para masugpo o mapigilan ang pagkalat ng ASF sa ating syudad. Ano? Simula pa nung December 1st, nung tayo yung nagkaroon ng unang positive case ng ASF, naglatag na agad tayo ng mga pamamaraan para mapigilan ng tuloy ang pagkalat na ito. Naglagay agad tayo ng mga checkpoints bago pa tayo nagkaroon mismo ng positive case sa ating syudad. Naglagay na tayo ng mga checkpoints para hindi tayo pasukin ng ASF. Kaya lamang, hindi natin maiwasan na magkaroon talaga tayo ng cases dahil itong ASF ay napaka-resilient ng virus na nagdadala nitong African swine fever. Ano? Doon naman sa issue na ipinagbabawal daw ng lungsod ng Kalapan ang pagbabiyahe at paglalabas ng baboy mula sa syudad, wala po itong katotohanan. Totoo po na bawal basta-basta maglabas ng baboy mula sa lungsod, lalo na at meron tayong mga positibong kaso ng ASF. Ito naman ay batay din sa mga patakaran na pinatutupad ng Department of Agriculture, na ito ay sinasagawa nila para hindi kumalat sa ibang lugar itong ASF. Pero merong paraan para makapaglabas ng baboy. At ito nga ay ini-encourage o ini-engganyo ng ating pamahalang lungsod dahil ito ay isang paraan din para ang ating mga hog raisers ay hindi tuluyang malugi. At isa pa ay isa rin itong paraan para hindi kumalat ang ASF. Dahil kung wala na tayong baboy dito sa loob ng Kalapan, mawawala na rin ng host o wala nang kakapitan itong ASF virus at hindi na siya tuluyang kakalat. Pero bago tayo makapaglabas ng mga baboy, kailangan nyo muna kumuha ng Certificate of Free Status. At ito naman ay ibinibigay ng Department of Agriculture Regional Office. Hindi po ang city government ang nag-i-issue ng Certificate of Free Status, kundi ang Regional Office ng Department of Agriculture o kaya naman ay ang Bureau of Animal Industry. Kaya hinihikayat po namin yung mga hog raisers, kung kayo ay nagnanais na makapaglabas ng baboy, pumunta lamang po kayo makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para kayo ay mabigyan ng CFS. Yung mga detalye po niyan ay makikita niyo sa Facebook page ng ating mahal na mayor. Ano? May link po tayo na inilagay dyan at mga information para sa inyong kaalaman. Kung kayo naman po ay may katanungan, pwede rin po kayong mag-inquire sa city government, sa city veterinary office, o dumirekta na rin kayo sa Department of Agriculture Regional Office. Ang city government naman po ay nakahanda na tumulong para itong ating mga hog raisers ay makapag-secure ng Certificate of Free Status. At ang city government din ay naghahanda na para yung mga apektado natin na hog raisers ay mabigyan ng financial assistance para naman sila ay makabawi sa nangyari sa kanila. Pinapaalalahanan din po natin yung ating mga kababayan ano, para makatulong tayo na maiwasan itong pagkalat ng ASF. Dun sa inyong mga piggeries, kailangan magpatupad kayo ng maayos na biosecurity. Pinagbabawal din natin yung pagpapakatay ng baboy sa ibang lugar maliban sa ating slaughterhouse na matatagpuan sa Barangay Tibag. Kung kayo po ay nagbabalak magbenta dahil hindi naman po ipinagbabawal ang pagbebenta ng karneng baboy sa loob ng ating lungsod, kailangan lamang po ay dadaan sa ating slaughterhouse para mabigyan kayo ng certificate na ang inyong ititindang karne ng baboy ay safe. Ano? Iwasan din po natin ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol dito sa ASF dahil ang City Government of Kalapan naman po ay hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.